Hi! Live na naman ako, mga besi. Siyempre ako naman, di ba? Tapan natin to. Napansin nyo, medyo toxic yung mga post ko today. Ata, gusto ko mag-explain. Kasi, wala, gusto ko mag-explain. Gusto ko lang. Kasi siyempre, yun na nga, sabi ng mga tao, public figure ka, kailangan ina-explain mo kung ano yung mga ibang nangyayari at kailangan mo siyang i-explain. Yun naman yun eh. So, yun na nga, marami akong mga post. So, anong nangyari ganito? Kagabi kasi, nakatulog ako. So, pagising ko noon, mga madaling araw, 1 AM, ganyan. Ang dami ko nakita na minimension sa akin, tapos, inaano sa akin. Ay, sorry, bebe. Oo, bebe. Nangangating tenga ni birthday. Ang daming kinocomment sa akin. Ang daming mga picture, mga screenshot, mga kung ano-ano. So, ako tinignan ko, hala, post pa to ng ex ko? Kasi related sa post ko eh. Eh, wala kasi na akong nababalitaan. So, pag-check ko sa mga accounts ng ex ko, tinignan ko, wala. So, nakablock ako sa ex ko, diba? Kilala niyo naman kung sino yung ex ko. So, anong nangyari? Pagka-check ko, ay, nakablock ako. So, sabi ko, sa kasama ko sa bahay, migbig check mo nga, kasi wala na akong ginagawa, nananahimik na ako eh. After kong i-reveal yung nangyari, nananahimik na ako. So, okay na. Mahilig kasi akong mag-post ng not your ordinary mom, not your baby girl, kasi nirelate ko yung post ko kay Tito Vince, kasi nag-post siya ng are you lost baby girl? So, nag-jokean kami ng ganon. Na hindi ako aware na itong ex ko nakikipagtawagan sa bago niyang jowa ng baby girl. So, ako, but sabi ko, wala naman akong alam na pinag-connect-connect ng mga tao. Misang kasi putang hindi mga pagko-comment yun ng SS. Parang nakakatulong sa pag-connect-connect ng mga bagay at nakakatulong para mag-away-away kami. So, chinek ko. Pag-check ko, pagka-post ko ng not your baby girl, na may nag-post ng you're definitely not, nabastasan ako. So, kalmado pa ako nun. Then, may mga nag-send sa akin kasi bihira ako mag-check-check. Pagtingin ko, ginamit si Tyronia sa mga content na pinagtatawanan na ninakawan nyo si Tyronia. Alam mo yon na, oh, sorry mo to kay Tyronia, yung ano tawag doon, yung parang safe na binili ko noon, na nasa ex ko ngayon. Kasi marami akong mga bagay na hindi na para kunin sa kanya talaga. At sinabi ko yun sa live ko, wala akong babawiin. Pero nung sumunod na naglalabas ng mga kung ano-ano at kumalat, ibang bagay, sinabi ko na isa pa, parang gusto ko nang mambawi. Diba? Gusto ko naman bawi, isa pa talaga. Kasi ang gusto ko lang naman, wala na pong connect. So, doon ako pinaka na-apektuhan at saka si ate na, ba't kailangan idamay na naman si Tyronia? As talagang binagit yung pangalan sa video. Tapos, ito na. May nag-send kagabi na, ito pa nga oh. So, nagpakalbo ako. Kita naman, diba? Then, yung ex ko, parang nagkaroon din sila ako ng content ng kinalbo ko si ganyan. Tapos sabi niya, ba't mo ba kasi ginagawa yan? Eh, diba yung ano mo kalbo? Which is, oo, hindi lang ako yung isang kalbo sa buong mundo. Tapos, kapag... Oo, birthday, sorry. Nangangati ka ba? Wait lang ha, sorry. Kung nangangati kasi ito, umiiyak eh. Okay na? Okay na, bebe? Okay na? So, kinonfront siya ni Mikmik. Ang sabi niya, sabi ko, i-message mo yan. Sabi ko, since hindi ka binlock, ikaw ang mag-message dyan kasi ako nakablock ako. At kagabi ko lang nalaman. So, sabi ko, sabihin mo sa kanya, hindi siya huminto. Dalawang bagay ang hiniling ko sa kanya social media, which is number one, huwag agad-agad mag-post ng kalandian. Hindi na nasunod at alam niya yan. Yung pangalawa naman is huwag nang gagamitin yung pangalan ni Tyronia. Which is nagamit na naman. Binanggit na naman na si Tyronia po, again, sabi nga ng ate ko, healing pa rin po yung anak ko. Sobra. Pag may sinabi ka sa kanya, ang lagi niya sabihin, huwag mo sabihin, gawin mo po. Kasi bata pa lang siya, nagkaroon na siya ng trust issues. Naging okay na kami at nakapag-usap ng bitter. Number one, hindi ko magets kapag ako nagre-react, pagdating sa dinadama yung anak ko, palagi sasabihin bitter ako dahil may bago na yung ex ko. Bakit hindi nyo matanggap na wala na akong pakialam sa inyo? Ang paki ko lang noon, pinadarasal ko, sana huwag siya mapunta sa maling mga set of friends, sana hindi siya mag-drugs ulit, sana hindi siya mamakla ulit. Ganun lang naman yung mga pinadarasal ko sa ex ko eh. Diba, Rob? Yun lang. Yun lang naman eh. May puso pa din ako. Napakabait kong kinang ina mo ka. Napakabait ko. Okay? So, ako naman, parang...
ano ba to? Bakit ako yung bitter? Bakit hindi nyo matanggap na wala na akong pake? At nagre-react lang ako every time. Every fucking time na... wait lang, may makati talaga. Na babanggitin nyo yung pangalan ni Tyrone niya o idadamay nyo sa mga shit nyo. Hindi nyo ba kaya mag-content ang puke ng inang mga betdog nyo o kung ano may isip nyo? Bakit lagi si Tyrone niya? Nakikita nyo bang active siya ngayon? Pag gusto nyo lang mag-vlog, dun ko lang siya pinagbibigyan. Hinahayaan ko siya maging bata ngayon. Hindi niyo siya makikita sa TikTok ko, sa account ko masyado, o sa YouTube ko. Hinahayaan ko siya nang dahil sa nagawa mo. Sa ex ko. Hinahayaan ko siya. Tapos may ganun. May pagbanggit ng pangalan ng anak ko. Nakakatawa yon. Naibalik na kay Tyrone niya yung pera. Yung safe. Nakakatawa yon. Pinatatawanan nyo na kinuha mo yung pera ng anak ko na pinaghirapan ko. Nakakatawa ba yon? Kasi kung nakakatawa yon, putang ina mo, may sira ka na sa ulo. Diba? Kakasito mo yan eh. Tang ina. Kakasito mo yan. Hindi, nag-joke lang ako. Wala akong against sa sito ah. Pero tang ina. Kahit anong workout, kinang ina. Tumataba, umurong ang titi, pati ang utak, pabalik. Lumiliit yung titi mo. Kalma lang, okay? Huwag mo kami idamay sa'yo dahil wala na kaming pakialam. Nananahimik na kami dito sa bahay. Masaya kami sa bahay. Puro good vibes lang ang mga post namin, ang mga TikTok namin, ang mga vlogs namin. Kung madawat ka man, lagi akong nagpapahaging sa ex ko, nababanggit siya kasi yun yung tinanong ng mga tao. Pero wala na akong pangit na sinasabi sa'yo. Kasi ayoko na ng kahit na ano. Na, siyempre, may dadawit minsan, pero wala akong kahit na anong-ano sa'yo. Wala na akong sinasabi sa'yo, oh my God. Tapos magre-react yung mga kasama mo sa bahay. Same as explanation mo kagabi, dito kay Mik-Mik na, hindi naman related eh. Ginagawa nyo kaming bobo. Okay? Medyo mabilis pumasok ang mga bagay-bagay sa akin at mabilis kumasink in dahil wala na akong buhok. Kinang ina. Ang live na ito hindi para sa mga bata. Please, sana wala pong nanonood na bata, mga magulang. Patnubayan nyo po yung mga anak nyo. Ang mga bagay na to ay nagiging napopose sa public dahil ang public figure po kami, hindi naman dapat ilabas pero nailalabas kasi kinakailangan. At karapatan din po ng mga nakasuporta sa amin na malaman kung ano yung totoo. So, ang point dyan, di ko ba napagod, Mami, nilad ka ng live. Laban ka ng laban. Hanggat may Tyrone kayong binabanggit o dinadamay, kahit isang beses lang o dalawa lang, pagtatawanan nyo yung anak ko na ninakawan ng pera at kukomentan nyo pa yung tao na pag may nag-comment sa inyo na nagnakaw ka nga, bakit patunayan niyan? Hindi ba yun? Hindi ba pag nanakaw ang pagkuha ng isang bagay ng pera sa ATM nang walang paalam? Hindi ba sobra yun na hindi man lang dumaloy sa kamay kong ATM at hindi nyo matanggap? Pinabayaan ko na yun eh. Pinabayaan ko na. Pero bakit hindi nyo matanggap, paulit-ulit ako, every time na sasabihin nyo na masaya na yung mga kaibigan nyo, na ex ko, at hayaan namin maging masaya, at wag ako maging bitter at desperada ako? No. Oo, desperada ako kapag dating kay Tyrone niya. Paulit-ulit, wala na akong pake. Sinabi ko na yun sa live ko, kung kaninong pek-pek ang kinakain mo, kung kaninong pek-pek ang tinitira mo, oh my God. Wala na akong paki. Diba? Bakit pa ako, yung mga tao, nagsiselos ka kasi, kaya ka ganyan? Wala nga akong alam sa inyo eh. Binlock mo ako. As in, wala. Goods ako sa'yo. May love life ka. Kahit punyari pa kayo nang hindi kayo, tas paunti-unti yung nilalabas. Fine. Hayaan nyo na. Dahil nalaman na ni Tyrone, nakita niya na eh. Pero moving on siya. Kahit todo deny. Wala na akong pake sa kantutan nyo o pagmamahalan nyo. Pero huwag nyo naman banggitin yung pangalan ni Tyrone niya pa nagko-content. Bakit kailangan maidawit? Ginto, damit, baka mahubaran ka sa'yo na lahat, ex. Legality wise, alam mo yan, pinangalan mo sa'yo lahat ng sasakyan. Very smart ka doon. Very, very smart. Your mom raised you well. Ang galing. Pero gusto kong bawiin. Gusto kong bawiin. At ang tanong lang din doon, bakit hirap na hirap isole? Ako gumastos, ako naghirap. Bakit hirap na hirap isole ang bagay na hindi sa'yo?
So, babalik tayo dun sa nag-react kanina. At pinagtanggol niya yung sarili niya at nag-live siya na hindi naman daw connected sa amin. At tungkol daw sa ex niya, sa ex daw niya na yon. Sige nga, i-post mo nga, patunayan mo nga na binabawian ka ngayon ng ex mo ng kung ano man. Kung totoo talagang hindi tungkol sa amin yan, ha? Kasi kinoconnect niyo eh. Tapos pag pinatulan kayo, kinang ina. Hindi naman tungkol sa inyo yun eh. O, ano, urong sulong? Wala akong pake kung magka-followers kayo dahil papatulan ko kayo. Wala akong pakialam ra. Wala akong pakialam. Tapos ang mangyayari, after noon, dahil pinatulan kayo, dahil nakikisali kayo, ah, sabihin nyo professional lang kami sa bahay, work-work lang kami, kasi manager ko siya, ah, putang ina mo. Na ikaw lang yung binigyan ng cellphone, kaya ikaw lang yung pinariringan. Eh kung sabihin ko sa'yo na hindi rin ikaw yung pinariringan ko at wala akong name drop. Ikaw lang binigyan ko ng cellphone, baka tanungin mo ang buong Toro family, lahat ng hawak nilang phone, ako nagbigay. At alam ng ex ko yan. Hindi lang ikaw binigyan ko ng cellphone, be. Hindi lang ikaw. Pero hindi ako magmamalinis, para sa'yo yun. Para sa'yo yun. So eto na, tumuyo na ka sa bahay ko. Ang nangyari, kinausap kita. 1 week pa lang na nasa bahay kita, ang offer ko sa'yo ganito. Be, magpapag-giveaway ako ng ilong, pero gusto ko ikaw yung panalo ko. Kasi ganito na ano ko sa'yo, may talent ka, may utak ka, okay ka talaga. Tapos nagkaroon ng change of plan. Sabi kasi ni Doc Yapi, mas maganda pag talagang raffle. Ah, okay, sige, ganito na lang. Magiging ex-breezy babe ka, total dancer ka, tapos after nun, pagagawan ka ng ilong, tapos aayusin yung ipin mo, para rin sa'yo, tulong sa'yo, lahat para sa'yo, be. Hanggang sa napunta ka na sa bahay na wala ka ng matirhan at nakikitira ka na lang kung kani-kanino sa mga kaibigan mo. So ito na, tinanggap kita sa bahay. Walang kahit na ano, kung magnanakaw ka ba, kahit mukha kang magna. Tangina, pumapangit yung salita ko dahil pinapapangit yung ugali ko. Nagiging pintasera ako malala. So ang ginawa ko, tinanggap kita, be. Ngayon napunta kay Ate Marie kasi hindi ka kasya sa isa naming bahay. After nun, 1 week pa lang nasa bahay ka, binigyan kita ng phone. Kung ano lang yung phone na kaya ko. Hindi naman yung iPhone. Android siya at hindi naman siya ganun kamahalan. Pero bumili ako. Kahit hindi pa ako sobra-sobra sa pera. So pagkabili ko nun sa'yo, way back 2020 pa. Early 2020s. Sabi ko sa'yo, di ba sinabi ko sa'yo? Kasi may trust issues din ako eh. Sanay na ako na medyo maraming taong pumasok sa buhay ko at biglang aalis pag nakuha yung gusto nila. For example, meron ako kagrupo. Nagpagawa ng ilong nung gumanda, umalis. Meron ako kagrupo dati. Pumunta dito, after ang paggawa ng suso, sumikat, umalis. So sinabi ko sa iyo noon, hindi naman sa pagiging masama, pero mayroon na akong takot. Ang sabi ko sa iyo, be, itong phone na to, pang work. Para makakapag-vlog ka, makakapag-tiktok ka, makakapag-post ka, kasi wala kang phone at nanghihiram ka lang sa phone ni Tyronia. Para makapag-online. Okay, binigay ko, pero ang sabi ko sa iyo, be, if ever na bigla mo maisip na umalis dito at ayaw mo na, balik mo na lang sa akin. Para kung sino man ang bagong tatanggapin kong babe o kagrupo ko na babae na dancer din, ibibigay ko sa kanya. Kasi nga, pang work. But anong nangyari? Anong nangyari? Bigla na lang nagising sila Ate Marie at wala ka na sa bahay. At dinala mo yung cellphone. So sila Papi nag-react, magnanakaw, ganyan-ganyan, in-stop ko. Then ngayon, nag-post ka na, never ako nag-stood up sa'yo. Excuse me, gano'ng kadaming meeting ang inaway ko sa babes? Na para hindi ka ganyanin. Na lahat sila nabibigon sa'yo sa ugali mo, kaya sila ganun sa'yo. Na ang ginagawa ko, kung may problema kayo sa isa't isa, mag-usap kayo ng maayos. Hindi nagbabangayan kayo ng, hindi ka naman maganda kasi ganyan ugali mo. Kaya sila gumaganon sa'yo. At si Ate Marie, yung sinasabi niyo palagi, oo, ate ko kasi may pagka-OC siya eh. Malinis siya sa bahay. Hindi niya talaga kaya na madumi ang bahay at marami na akong vlog, video, live na in-explain ko ang ate ko malinis sa bahay. So kung hindi niyo kinakaya, okay lang naman, bukas ang pinto. Nung umalis kayo, wala kayong narinig sa akin. At nung sinabi ko na, sige na, bigay ko na yan, be, pagbigay ko na yung phone sa'yo na. Pero para sabihin mo na magbawi ako, na binabawi ko yung binigay ko, number one, binigay ko ba talaga yung kotse? O umuwi na lang ng binili? Yung isang kotse na monthly pang binabayaran, binigay ko ba? O ang usapan namin dalawa, ay amin dalawa yun. Gano'n kasi ako katanga noon, na inisip ko na, sige, so pag sa kotse daw, sa kanya daw yung pangalan, pag mga bahay, ako. So ang ending, bili yung isa ng kotse, yung ex ko, tapos anong nangyari? Hindi makabili-bili ng bahay, hindi makaipon-ipon, dahil binili ng kotse. Ang galing, di ba?
So, bago kayo mag-react sa kasama nyo sa bahay, na sinasabi nyo hindi kayo nakikireact, ulul. Walang maniniwala sa inyo na hindi yan related. Kayo magkakasama sa isang bahay. At yung tao na nag-post na video yung ex ko na sinasabing isoli kay Tyronia yung pera, etc. Ginagawa niyo katatawanan dahil gusto niyo magpasaya na ibang tao, sabi niyo. Ang sabi ko sa'yo, di ba, putang ina mo. Putang ina niyo, bata yun. Huwag niyong idamay sa mga shit niyo. Bakit hindi kayang hindi banggitin si Tyronia? Bakit? Alam niyo ba yun? Na, minsan nakisisi akong pinakilala ko pa yung anak ko kasi dati tinatago ko pero kinailangan ko ilabas. Pero ngayon, ginagamit nyo? So, nag-sorry sa akin si Wamos. Okay, nag-name drop ako. Nag-sorry siya sa akin. Ako naman, hindi ako para mag-ano, pero ang punto ko lang, pakisabi sa kaibigan mo na ibalik na lang yung kotse. Like, kahit anong sorry nyo, yung ginagawa nyo, tapos na ako dyan, paulit-ulit tayo dyan. Paulit-ulit tayo dyan. Kaya nga ako binlaki para makamove forward yung ex ko. Okay ako dun. Okay yan. Tama yan, Rod. Tama yan. Para wala kang nakikitang ako. Ako din, para wala din ako makitang ikaw, kahit okay na din ako. Pero yung hasabihin ng mga kasama mo sa bahay na I'm so affected, I'm bitter. Saan ako banda bitter? Saan? Ano ikaka-bitter ko sa'yo? Na may bago kang jowa? Eh ako kahit wala akong jowa, happy ako. Nakakaiba ng mood, shit. Ganon. Kesa bawal ba ako mag-jowa? Meron akong Tyronia eh. Alam niyo na yun. Diba? So, yun lang. Nag-sorry sa akin. And then, sabi ko lang, sabihin mo sa kaibigan mo na ibalik yung sasakyan. Tapos, sinabi ko lang, okay, huwag niyong idama yung bata. Umigis na ng pasensya. Okay, ganun lang ako. At medyo nagtaray ako. Kasi si Tyronia eh. Uulitin ko lang na, sana, every time na nag-react ako, pagdating sa anak ko, kasi nga kayo naman nauuna. Dinadamay niyo si Tyronia. Kahit na ano nga sabihin niyo sa akin, okay na ako eh. Inahayaan ko na lang. Pero pagdating kay Tyronia, magre-react ako, okay? Magre-react talaga ako. At hindi lahat ng bagay na ikare-react ko ay dahil bitter ako. Anong paki ko na? Ex na nga, di ba? B, ano ba? Wala na akong paki, wala na akong nababalitaan, paulit-ulit ako. Kasi lagi niyo sinasabi niyo yan, na bakit ako mabibitter? Eh putang ina, ang ganda ko. Gawang dokyapi to, fuck. Diba? Yun lang. Para akong taka dito. So yun lang, bukod doon, sa babae na nag-rant na ginawa siyang katulong na gusto niyang patunayan yon. Beha, totoo lang, may kinokontak ako, if ever na ganyan, mag-legal way tayo. Mag-legal way tayo kung anong talagang ginawa namin sa'yo. Kung talagang hindi mo babawiin yung mga ginawa sa'yo na pinahirapan ka, na sinasabi mo na ginising ka, natulog ka, alam ka namang gisingin ka ng gising ka. Ano kami, addict? Gago ba kami? Ginising ka kasi tulog ka, be. Para hindi mahaba yung tulog natin. At sinabi mo sa akin na sobrang saya mo na, sabi ko pa nga, diba, be, ikaw ang gumagawa ngayon assignment ni Tyronia. Sobrang close yun. Nagkakasundo ko isang mga sa'yo sa TikTok. Ganyan, baka ganito. Kukuha ko ng yaya. Ay, te, okay ako. Masayang-masaya ako. Happy ako para kahit ano, nakasama ko sa Tyronia. Na ako nag-aasikaso sa kanya kasi para ako may maliit na kapatid. Ganyan. Ikaw nagsabi niyan, di ba? Na masaya ka sa ginagawa mo, na okay ka lang. Tapos ngayon magre-reklamo ka. Alam mo yan, na nabibisi ako mag-vlog noon. At maraming, sobrang napasalamat ako sa'yo. Kaya ang bait-bait ko. Pag mabait sa anak ko, mabait din ako. Ilang beses ka na nag-vlog, tinik-tok mo kung ba't ka umalis sa Toro Family. Wala kang bakas ng pagka-Toro Family eh. Pero binubuhay mo, be. The fact na nandyan ka sa bahay ng ex ko ngayon, na wag mo sanang kalimutan na once pinost mo kung bakit ka talaga umalis sa Toro Family. O, ayan, yung kilay ko. Ito, totoo to. Na kaya ka umalis sa bahay ng Toro Family dahil ang pangit ang ugali ng ex ko. At ilang beses kang umiyak dyan kung paano kanya imak, ibuli. Alam mo yan. Ngayon kung nagbago siya, nandyan ka, work kayo, go push. Pero huwag mong sisirain ang pangalan ng Toro Family na ganyan yung ate ko. Na ganyan sila, masama ugali nila. Ako, maldita ako. Sinabi mo sa akin na mabait ako. Be, ang bait ko sa'yo, totoo yun. Maldita ako, pero ang bait ko sa'yo. Bait ko sa'yo. Para sabihin mo na hindi ako nag-stood up nung binuli ka ng babes.
pinagmumura ko yan sa harap mo, mga putang ina yun, etc. Eh, hindi mo pwedeng sabihin sa akin yun. Siguro yun lang gusto ko explain. Again, number one, tumagap ako ng tao, tumulong ako, pero hindi ko maintindihan kung bakit sa bandang huli, kayo na nga yung umalis nang walang paalam, ako, nandito lang ako, may pera ako o wala, nandiyan ako para sa inyo. Lalo pag wala kayong materyan, tinanggap ko kayo ng buo, kahit hindi ko alam kung sino kayo, kung anong shit nyo dito, nandito ako para sa inyo. Pangalawa, yung nag-post, humingi na ng pasensya sa akin, pero ayoko talaga. Ayoko nang walang consequence to. Dahil ikaw, Wamos, kasama mo yung ex ko sa bahay at kagabi ko lang din nalaman kasi nga wala na akong alam, di ba? Kagabi lang, nung mga pinatatag na ako sa video nyo, na pwede kang pagsabihan ng ex ko na wag kasi may tayro niya kang sinabi. Pwede niyang ipadelete sa'yo. Pwede wag i-upload pero shinare pa. Kaya wag nyo sabihin na hindi nyo sinasadya yan. Lalo sa ex ko. At sinabi ko yan sa ex ko sa live na pag ginawa nyo pa yan, mambabawi ako ng gamit dahil putang ina nyo, hindi kayo mahintuhin to na mawala sa pangalan ng Tyronia Fowler, ng Tony Fowler, gamit kayo ng gamit. Tang ina. Pangatlo, pakibalik ang dapat ibalik. Definitely not. Yes, definitely not yours. Wala akong paki sa'yo. Ex ka na, nakaraan ka na. Mabait pa rin ako. Kung kinakailangan ng tulong, nandito ako. Wala akong masamang shit. Pero hindi ka humihinto. Kung may bago ka ng team or family na nakita ko lang lahat kagabi, na kinukonek-konek dito sa pamilya ko na Toro family, maging masaya ka. Kasi kung kayo, iniisip nyo palagi na bitter ako dahil masaya kayo, baka kayo yung bitter kasi hindi nyo matanggap na okay ako nang walang ikaw, na meron ka ng iba. Hindi niyo ba matanggap na ako yung totoong masaya, kaya lagi niyong gustong isipin na bitter ako? Sa isang bagay lang ako magiging bitter. Pag ginamit niyo ang pangalan ni Tyronia at doon lang ako nagre-react. Sa lahat ng live ko, balikan niyo. Sa lahat ng vlog ko, balikan niyo. Kay Tyronia lang ako nagre-react. Pag dinadamay ang pangalan ng anak ko. Nakakapagod din sa totoo lang itong mga pinagsasabi ko dito, yung mga ginagawa ko na pag-i-explain. Pero hindi ako pwedeng mapagod. Kasi nanay ako eh. Nanay ako. Okay, so di ako iiyak. Kahit parang naiiyak ako. Kasi strong ako eh. So yun, nanay ako at hindi ako hihinto. Hindi ko kayo titigilan. Hindi ko kayo tatantanan. Yun. So yun siya. Kahit nakakapagod. Nakakapagod to, Rob. Nakakapagod. Nakakapagod kang patulan. Pero hindi ako pwedeng mapagod. Kasi si Tyronia yun eh. Once na nilabas ko yan sa buke ko, dahil hindi ako cesarean kasi, sinasabi ko lang, hindi na ako hihinto na ipagtanggol siya, na protektahan siya. So sana, protektahan mo din kahit naging tatay ka rin naman kahit papano sa ibang tao na gamitin ang pangalan niya. Yun lang naman mga besi ko, pasensya na akong toxic today at magbibigay ako ng ilang araw para mabalik yung sasakyan kahit hirap na hirap ibalik at sinisil lang si Mikay at iniisip mo tinetret kita, hindi. Mag-iingay ako, mag-iingay, hindi ako hinto, hindi ako pwedeng mapagod. Gagirahin kita. Ibalik mo ang sasakyan ng anak ko. Ibalik mo ang kotse namin. Yun lang mga besi ko. At least sana na-explain ko na sa inyo lahat. Yun lang. At least na-explain ko na. So, kung may mga tanong pa kayo, bala kayo dyan. Na-explain ko na, feeling ko na-explain ko na lahat. Yun lang. Yun lang yung gusto kong sabihin. Gusto ko na kumalma. Gusto ko na ulit uminom ng Glutalipo. Gusto ko magtae. Gusto kong pumayat. So, yun lang mga besi ko. Babay na po. Tang ina!